Sa bahay na barong-barong na ito, mga kapuso, ay makikilala natin ang dalagitang si Angela, 22 years old, at halos 2 dekada na siyang nakakulong sa loob ng bahay na ito. Nakagapos dahil nagwawala siya, kaya naman ay lagi itong nakakadena at pinabantayan ng kanyang ama. Dito lamang sa simpleng bahay na ito, dito nakatira ang dalawa. Sila na lamang ang magkatuwang sa buhay, laging magkadamay. Nilalagyan daw niya ng kadena dahil kapag lubid ang inilalagay sa mga paa nito, bigla na lamang itong napipigtal. Siya na mismo ang nag-aasikaso, walang iba kundi si Tatay Rosalino, 61 years old. At dito sila matatagpuan sa May Lupon, probinsya ng Davao Oriental. Pagkagising ng umaga, inihahanda na agad ni Tatay Rosalino, 61 years old, ang kanilang almusal. Lagi na lamang nilang pagkain ay ang kanin at sardinas. At dito sa makitid na kwartong ito, dito nakapwesto si Angela. Lagi na lamang itong nagwawala, lagi ding moody o mainit ang ulo. Dito na rin daw niya ito pinapaliguan at pinapakain. Sabi niya ay 2 na lamang daw sila sa buhay. Kaya naman nung araw na yon ay tahimik lamang si Angela at naghihintay ng pagkain dahil ito'y nagugutom na. At siya na rin talaga ang nagpapakain dito. Siya mismo ang nag-aasikaso. Araw-araw, laging ganito ang kanilang ginagawa. At ayon pa sa kwento ni Tatay Rosalino, siya lamang ay nagtatanim at nagtitinda ng gulay. Kaya sa tuwing umaga ay inaasikaso niya muna ang kanyang anak at kapag okay na lahat ay sa kanya na ito iiwan. Simula nung namatay ang kanyang ina ay mama na daw ang tawag niya dito. Ayan, may kita natin sa video, mga kapuso, ay pinapaliguan niya ang kanyang anak. At ito'y nangangatog pa dahil malamig ang tubig. Siya na mismo ang naglilinis dito. Pagkatapos, binibihisan. At ayon pa nga sa kanyang istorya, minsan ay nakaalpas daw ang kanyang anak. Sabi naman ng mga kapitbahay, yung anak mo nakahubad. Babae ang kanyang anak, kaya mas pinag-iingatan niya ito. Dahil kapag nasa kalsada daw ito, ay hinuhubad niya ang pangitaas na damit. Kaya naman ay kinukuha niya ito para hindi ito mapahiya. At ang tanging laruan lamang daw ni Angela ay ang mga plastic bottles. Kaya kinukuha niya ito at nilalagyan ng mga bato para magsilbing tumutunog ang kanyang laruan. Ito lamang daw ang kanyang libangan. At pagkatapos noon ay aalis na si tatay upang magtanim o magsaka at magtinda ng mga hinarbes na gulay. Ang kinikita niya dito ay 100 hanggang 200 kada linggo. Ito lamang ang salapi na kanyang kinikita. At pagdating ng takipsilim ay umuwi na si Tatay Rosalino upang maghanda nang makakain nila sa hapunan o hapunan dahil gutom na ang kanyang anak. Maghapon siyang wala sa tahanan. Ngunit bago siya umaalis ay sinisiguro niya muna ang kanyang anak na okay na at naasikaso niya na ito bago niya ito iwan. May mga pagkakataon na hindi kumakain si Angela dahil inuuna pa ang paglalaro. Ngunit tinatakot niya ito na kunwari ay aakmain niyang papaluin ng sinturon at kapag ito'y natakot ay bigla na rin agad itong kakain. At sabay na rin silang matutulog makalipas lamang ang pagkain. Napansin daw niya ang kondisyon nito ni Angela mula noon 2 taong gulang pa lamang ito. Inuuntog daw niya ang mga laruan sa kanyang ulo at dinadaganan ng kanyang pinsan. Kaya nagkaroon daw ito ng sugat o crack sa may bandang ulo. Wala raw silang pera noon na pampagamot sa ospital o dalhin man lang sa doktor. Doon na raw nagsimula ang malalang kondisyon niya sa pag-iisip. Kaya kahit masakit sa kanilang kalooban ay 2 years old pa lamang si Angela ay kinadena na nila ito o tinali.
Kaya naman ang sabi niya ay sana habang siya'y nabubuhay pa, sana'y magawa ng paraan o may tumulog sa kanila para naman pag dumating ang panahon na siya ay mawala na, ay maging panatag na ang kanyang kaisipan para sa kanyang anak. Dahil malaki na raw ito at siya'y matanda na, ilang panahon na lamang itatagal niya dito sa mundo. Simula nung namatay ang kanyang asawa, ay mama na daw ang tawag ni Angela sa kanya. 8 taon na nakalilipas mula nang ito'y mamatay noong taong 2015. Nito lamang araw ng Biyernes ay dumating ang mga kawani ng Davao Oriental Provincial Medical Center kasama ang PNP Lupon ng Davao Oriental upang sagipin si Angela at dalhin sa malapit na paggamutan. Binaklas ang dingding ng bahay dahil hindi na nga sila pumasok sa makitid at masikip nitong bahay. Kaya na lamang binaklas ang dingding nito upang madaling makita at makuha si Angela. Hindi naman ito nagpumiglas dahil payapa itong sumama sa mga kawani ng probinsya pati na rin ang mga alagad ng batas. Dito muli nasilayan ni Angela ang ganda ng paligid at kalikasan. Nang maisakay na ito sa ambulansya ay umandar na agad ito at dinala sa pinakamalapit na ospital. Nang maipasok na si Angela sa loob ng ospital, ay bigla itong nagwawala. At ang sabi pa nga ng doktor, ayon sa kanyang diagnosis ay meron siyang intellectual disability, malnutrition at seizure disorder. Kaya kung makikita natin dito sa parting ito, ay nagsiseizure si Angela. At ang sabi ng doktor ng internal medicine na si Dr. Ricky ay kinakailangan daw siyang i-refer sa isang higher institution ng mental facility para sigurado na matignan siya mismo ng mga eksperto. Dinala siya dito sa Southern Philippines Medical Center para nga naman patignan dahil marami rito mga espesyalista at mga mahusay pang doktor na talaga nga namang matutulungan siya sa paggaling nito. Sabi naman ni Dr. Eden ay kinakailangan daw talaga na mabantayan ang mga ganitong klase ng tao dahil meron itong mga tinatamasang mga problema na talaga nga namang pinagmulan kung ba't sila nagkaganito. Sinabi naman ng Rotary Club of Midtown ng Quezon City na si Mark Jacinto ay binigyan daw nila ng social service, medical and medication itong si Angela. At ang sabi naman ng psychologist na si Fernando ay 50% ng mga kabataan ngayon ang talagang tumataas ang bilang na nagkakaroon ng intellectual disability. Kaya naman ay talagang dapat itong pakatutukan at huwag talagang pabayaan. Sa mga ganitong klase na mga tao ay kinakailangan nila ng atensyon, oras at pag-aalaga at syempre pag-iintindi. Nung araw din na yon, may mga grupo ng mga Good Samaritan ang nagbigay ng tulong para mapaganda or i-renovate ang kanilang mga bahay. Kasama ang mga PNP ng Lupon Davao Oriental ay inayos nila ang bahay ng mag-ama. Inayos ang dingding nito, pati ang loob. Kaya naman nagkaroon sila ng maayos at magandang tahanan na sa ngayon. At ang grupo din ng Good Samaritan na tumulong sa kanila ay nag-abot ng mga groceries na makakatulong din sa kanilang pangkain. At ang team ng Jessica ay nag-abot ng financial na tulong para sa mag-ama. Laking pasasalamat ni Tatay Rosalino at hanggang ngayon, humihingi pa rin siya ng mga tulong sa mga kapwa natin na may mabuting kalooban na sana'y pagkalooban sila ng tulong financial o higit pa dun, gaya na lamang ng medical at medication na makakatulong para kay Angela. Sana naman mga kapuso, sa mga nais tumulong kay Angela ay magpaabot lamang kayo ng tulong dito sa impormasyon na aking ipapakita. At dito na po nagtatapos ang video natin sa araw na ito. Maraming maraming salamat sa inyong panonood mga kapuso.